What's happening, attorney? What's happening to the personnel of BOC na tinatarget? Kasi I did some investigation. Akala ko meron lang jealous lover or something. Eh, biglang may nagsabi po sa akin, kuya, mukhang tokhang eh. Ano ba nangyayari dyan na tinatarget yung mga official ng BOC? Sir, may mga iba't ibang angulo, no, na tinitingnan yung National Bureau of Investigation and the Philippine National Police. And as much as we want to divulge them, it's still sensitive right now. But personal motive as well as work-related motives are being looked into. May mga leads na naman daw po. Ang report namin ng NBI and ng PNP, there are persons of interest being looked at already. And there are motives that are mukhang lumalabas dito sa investigasyon na to, no? Wala namang reason to believe na may sindikato dyan na kung hindi kayo susunod, ubusin namin kayo. Sir, that's not far-fetched. I think that's one of the if you look at the style, yung pagkakadikit-dikit po ng insidente and how random the targets are. Random, minsan may iba na may sensitive positions talaga, no, na mukhang may threat dun sa related dun sa trabaho nila. Tapos biglang may iba naman na sampling lang talaga at stating na ito kaya namin gawin. So with that kind of an MO, I think we're also looking into that angle yung nabanggit niyo. Okay, what is the Bureau of Customs doing to protect its personnel? Kasi parang walang sinasanto eh. Pati na yung regular lang na empleyado, tinutumba na. Inactivate na namin, sir, yung aming ano, quick reaction team. It's a special unit within our customs police to actually do surveillance and secure our personnel holding sensitive positions, no. They do some monitoring and surveillance of the areas na usually mga ruta ng aming mga personnel, coordinate with the Philippine National Police in that area. Also, if the need arises, nakaposisyon ho sila dun sa mga areas na malapit to responde para pag may kailangan po yung mga tao natin.